this will be the start of the end of the New People's Army. Because the Filipinos deserve better. Menandro Villanueva, for the Communist Party of the Philippines, is irreplaceable. Yung 51 years na wala tayong nakitang picture niya, wala tayo, as in zero yung ating identity sa kanya, profile lang ang nakita natin sa ganun siya kagaling magtago. Sa matatamis na pangakong dulot ng makakaliwang grupo na patuloy na sumisira sa pangmalawakang kapayapaan sa bansa, ang kapalit nito'y bighati sa ating mga kababayang biktima ng karahasan. Hanggang saan, hanggang kailan matatapos ang gulo dulot ng ideolohiyang nais lamang na magasik ng kaguluhan sa ating bayan? Matatamis na pangako na animo'y isang adikaing ibuklod ang sambayanang nag-iikahos sa pagbabago. Taliwa sa kanilang mga iminumungkahi na pagbabago at makataong pamamahala. Ngunit kapalit nito ang libo-libong nagbuwis ng buhay para sa ideolohiyang hangad lamang ay kaguluhan at dahilan na mas mabagal na pagtaguyod ng pangmalawakang kapayapaan sa ating lupang sinilangan, na kailanmay hindi natupad ang kanilang mga ipinangako, bagkus pagdanak ng dugo na mga buhay ang nanaig. Ito ang matagal ng problema ng mga nagdaang administrasyon, ang insurensiyang dala ng CPP, NPA, NDF. Baka ilang beses nang naglunsan ang nagdaang mga administrasyon ng iba't ibang mga taktika upang marisulba ang usaping insurensiya sa bansa. Sa pagkupo ni Pangulong Duterte, maubong na niluluto ang usaping pangkapayapaan para sa CPP-NPA. Subalit sa kabila nito, patuloy pa rin naghahasik sila ng karahasan na naging dahilan sa pagkakaputol ng unilateral ceasefire na itinakda ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtugis ng sandatang lakas ng Pilipinas upang matundukan na ang halos kalahating siglo na panggugulo ng makakaliwang grupo sa ating bansa. At kasabay ng pagtatapos ng Administrasyong Duterte, ang pagtatapos na rin ng pamamayani ng komunistang grupo. Kaya naman hindi titigil ang sandatang lakas ng Pilipinas hanggang hindi nauubos ang mga ito. And the President signed Executive Order 70 na create itong National Task Force LCAP. At dahil kasama na ngayon ang iba't ibang agencies of the government in addressing the problems of insurgency, it gave the armed forces of the Philippines, the Philippine Army, the much needed resources and focus and time to address or to perform what they're supposed to be doing. Noon pa man, madalas nang maging laman ng balita ang isla ng Mindanao dulot ng hindi mapawing tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga komunistang grupo. Kaya naman ang konotasyon sa Mindanao, lugar na kung saan puno ng karahasan at kaguluhan. At dahil sa patuloy na kampanya ng pamahalaan kontra insurensiya, unti-unti na bang nakakamit ng mamamayan ang pangmatagalang kapayapaan, di lamang sa Mindanao, pati na rin sa buong bansa. Sa mga nakalipas na taon, ikinasa ng Philippine Army ang malawakang operasyon ng militar sa Mindanao upang sugpuin ang karahasan na dulot ng New People's Army. Isa sa naging kalbaryo ng hukbong katihan ay ang mabubundok na lugar dahil doon nagkukuta ang mga makakaliwang grupo upang magsanay ng kanilang pangka at magplano ng kanilang opensiba laban sa militar. Napakahirap puntahan. Mm-hmm. No?
Hindi rin mapuntahan halos ng ating mga helicopters or yung ating mga iba't mga sasakyan. Imposibleng maabot ng sasakyan dun sa taas. Mm-hmm. Yung mga helicopters naman ay hirap din mag-penetrate dun sa area dahil most of the time ay umuulan dun sa bundok na yun. No? So kaya ganun kahirap. Isa ang Pantaron Mountain Range sa naging konsentrasyon ng New People's Army sa Hilaga at Sentrong Mindanao. Taglay ang kakaibang topografiya nito. Naging pahirapan sa puwersa ng gobyerno na tugisin ang mga komunistang nagkukubli sa matatayog nitong kagubatan. Ngunit Oktubre ng nakaraang taon, napatay sa isang engkwentro ang isa sa pinakamataas na opisyal ng New People's Army na si Kaoris. Si Kaoris o George Madlos, tunay niyang pangalan, ay isa sa mga kilalang leader at mataas na opisyal ng makakaliwang grupo. May patong na halos 8 milyong piso. Naharap si Kaoris sa mga kasong pagpatay sa mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa buong Mindanao at panunog sa iba't ibang mga proyekto at private properties sa ilang probinsya sa Mindanao. Alam nyo, napakaraming kaso ni Kaoris na nakahain sa iba't ibang mga korte. Sino naghain? Yung ating Philippine National Police, okay. Yung mga biktima mismo ng okay. Kanyang mga krimen. Okay. At of course, yung ating gobyerno ay naghain ng mga kaso na ito. So, ano mga kaso, sir? So, meron tayong murder, six counts of murder, frustrated murder, okay. Arson, destruction of property. Meron pa pong kidnapping ng mga kaso. And a lot more cases, no? Setyembre 8 nung nakaraang taon sa Barangay Mabuhay sa San Fernando Bukidnon, nag-umpisa ang engkwentro sa pagitan ng tropa ng militar at sa guerrilla front malayag. Matinding lapanan ang naganap sa nasabing engkwentro na ikinamatay ng 4 na miyembro ng New People's Army, habang 9 na miyembro naman ang nadakip. Isa sa nakatakas at pilit na tinutugis ng militar ang commander ng guerrilla front malayag. Isa sa pinagkakatiwalaan ni Kaoris na si Commander Mix. At sa pagsapit ng umaga ng 10 ng Setyembre, nag-cruise muli ang landas ng tropa ng militar at ng grupo ni Commander Mix sa Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. At noong 25 ng Oktubre na karang taon sa Barangay Kawayan sa Bayan ng Quezon sa parehong probinsya, napasakamay na ng militar ang matagal na nilang inahabot na si Ramil Banawan alias Commander Mix. Kaya naman unti-unti nang napapasakamay ng tropa ng militar ang missing puzzle patungo sa pinagmumula ng kuta ni Kaoris. Hindi na pinalampas ng militar ang pagkakataon na yun. Kaya naman noong 30 ng Oktubre sa bayan ng Impasugong, Bukidnon, dahil sa isang tip mula sa isang sibilyan sa militar, tuluyan na ang napasakamay ng militar at natapos ang buhay ni George Madlos alias Kaoris. Sa pagkawala ng isa sa high-ranking NPA leader ayon sa militar, maghihirapan ng makapaghasik ng gulo ang NPA. Siya ang nagpapatakbo ng New People's Army. Siya ang nagsasabi kung ano yung mga dapat gawin ng mga iba't ibang mga units ng New People's Army. So ganun siya ka-powerful? Ganun siya ka-powerful. No? At alam natin na nagsimula siya way back, no, nung nagsisimula pa lang yung Communist Party of the Philippines, ay nandun na siya. Malaki ang partisipasyon ng taong bayan sa pagtugis ng mga grupong ito, lalo pat nawala na ito ng gana sa walang saysay na mga programa at mga pangako ng mga makakaliwang grupo. Sa reyon ng Davao, naging malakas din ang impluwensya ng NPA. Sa kabila ng yamang taglay ng reyon, hindi may tatanggi ang katotohanang marami sa mga lokal nito ang nananatiling sadlak sa kahirapan na siyang pangunahing nalilinlang ng mga makakaliwang grupo. Isa ang probinsya ng Davao de Oro sa mga pinamumugara ng isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na regional command ng New People's Army sa Northern Mindanao. Taong 1998, sa bisa ng Republic Act No. 8470 na nilagdaan ng Noy Presidente Fidel V. Ramos, naging isang probinsya ito na noo'y pinangalan ng Compostela Valley. Dahil ang Compostela Valley ay napapabilang sa Davao Region, pinalitan ito ng Davao de Oro. Dahil sa malabunduking topografiya ng nasabing probinsya, sagana ito sa yamang mineral, partikular na ang ginto.
Kaya naman mula noon, mabilis itong naakit ang makakaliwang grupo na magpalawak ng kanilang presensya. Isa sa malaking suliranin ng probinsya noon ay ang malayang pamamalagi ng kilusang komunista sa mga bayan ng Davao de Oro dahil kabi-kabila ang karahasan noon sa nasabing probinsya. Mula Maynila, tumungo ang grupo na Magandang Gabi Pilipinas upang kumustahin ang sitwasyong pangkapayapaan sa nasabing lugar. Aming nakapanayam ang commander ng 101st Infantry Brigade na si Brigadier General Jesus Durante III. Sakop ng kanilang brigada ang buong probinsya ng Davao de Oro. Ayon sa kanya, isa sa malaking dagok sa kanila ang mga bulubunduki ng probinsya dahil dito madalas naglulungga ang puwersa ng New People's Army. Dito it's the same. Kung makita mo yung terrain, rugged, rough and rugged terrain, post of mountainous region. But ang advantage dito is accessibility. Since ang most of the area of the Davao de Oro, especially yung Mako, mabiling pantukan, existing yung mga mining industries natin yan, small-scale miners. So accessibility somehow is not really a big problem. I was the battalion commander of the 2nd Scout Ranger Battalion, which is also based here. So I'm not new in the area. So kabisado kong area. And I've seen the difference before and now. So noon, napakaraming NPA. And konti lang kami sundalo dito noon. Dahil sa unti-unting pagbagsak ng kanilang grupo sa iba't ibang lugar at probinsya sa isla ng Mindanao, dito na mamalagi ang isa sa malalaking puwersa ng NPA sa naturang probinsya. Praktikal para sa kanila na dito mamalagi, lalo pat malaki ang potensyal ng lugar upang mapunduhan ang pangaraw-araw nilang operasyon. They want to retain yung control nila dito sa mga Davao de Oro, especially the mining areas dito. So, kasi resource generating. This is where they get their funds, they get their money. And buhay na buhay sila dito sa lugar. That's why hindi nila bibitawan itong Davao de Oro. Sa kanyang pag-upo bilang commander ng 101st Brigade, naglunsad ang militar ng kabi-kabilang operasyon sa naturang probinsya. So what I did was, of course, I have to detect where the group is. Since isolated na sila, so they are confined na mga selected places lang na we identified still na mayroon silang mga supporters. And in the process of elimination, na-identify namin yung areas na yun. And pina-verify namin, and we found out they were there. So that's where we conducted military operations. So tuloy-tuloy yun. Hindi namin tinigilan hanggang Pasko, hanggang New Year. Kung saan namin sila na-detect, talagang sinusundan namin. And ang maganda dito is yung mga mamamayan ng Davao de Oro fully cooperated with us. Sunod-sunod ang ginawang pag-alugad ng militar sa probinsya. Isa na rito ang kanilang pagkakadakip kina Daniel Moses de Losas o mas kilala sa tawag na Ka-Axel, ang kalim ng Guerrilla Front 2 ng Sub-Regional Committee ng NPA Southern Mindanao Regional Command sa isang engkwentro sa Sitio Barigyan, Barangay Golden Valley, Bayan ng Mabini, Davao de Oro. At kasabay ng pagkakadakip kay Ka-Axel, kasama rin nadakip si Rizalito Brigoli alias Tata at ang kamag-anak na si Rochelle Brigoli alias Mika. Sa nasabing inkwentro, pinalad na nabuhay pa ang naturang kalihim ng kilusan at agad na pinadala sa paggamutan. That was December 17, then 19. Then yung 19 encounter, na-capture namin si Daniel de Llosa, si Aka Axel. He's designated front secretary ng Guerrilla Front 2. Pinag-report lang siya ni Menandro Villanueva, but nung sunod-sunod na inkwentro, hindi na siya nakalabas. So na-capture siya, wounded, ginamot siya ng stropa, dinala sa hospital at hanggang ngayon nagpapagaling. So, okay na siya. Dahil sa pakikipagtulungan ng taong bayan, sunod-sunod na ang naging pagsagupa ng 101st Brigade sa guerrilla fronts ng New People's Army sa probinsya ng Davao de Oro. Sa pagkakadakip kay Axel ay todo tago na ang grupo ng SMRC dahil sa patuloy na pagtugi sa kanilang tropa ng gobyerno upang bumagsak na ang isa sa pamunuan ng New People's Army
na pinakamatagal nang nag-aasik ng lagim dito sa Davao de Oro. Kasunod kasi ng pagkakadakip kay Ka-Axel, sunod naman nilang na-corner sa isang inkwentro si Ana Sandra Reyes o mas kilala bilang alias Kay noong bisperas ng Pasko sa sitio Kabuyan sa bahay ng Mabini noong nakaraang taon. Dahil sa naturang inkwentro, nagtamo ng tama ng bala na ikinasawi ni alias Kay. Si alias Kay ay isa sa miyembro ng Komiting Nasyonal ng Communist Party of the Philippines at isa sa mga pinaghanap ng batas dahil sa mga kasong attempted murder at murder. Noong December 24, nag-U-turn niya sila from going northwards, bumalik sila southwest direction. Pabalik na naman ang Mabini Pantupa na area. Na-encounter December 24 and neutralize namin si Ana Sandra Reyes, si alias Kay, who's also a member of the Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Sa mga naturang operasyon ng tropa ng 101st Infantry Brigade, halos unti-unti nang nalalagas ang mga leader ng mga makakaliwang grupo sa Southern Mindanao. Kaya naman patuloy pa rin ang pagsalakay sa bawat kampo ng New People's Army sa buong rehiyon. Isa sa naging magandang resulta ng pagkakahuli sa mga naturang leader ng kilusang komunista ay ang pagkakaroon ng liwanag na unti-unti nang nakakamtan ng bawat mamamayan sa probinsya ng Davao de Oro ang kanilang minimithing kapayapaan. Sa sunod-sunod na pagkakadakip sa mga high-ranking officials ng NPA sa Davao Region, dumarami na rin ang mga dating miyembro ng kilusang komunista na nagbabalik sa panig ng pamahalaan. Dahil sa papaubos na ang kanilang hanay, isa-isa na rin silang bumababa, bit-bit ang pagnanais na magbagong buhay. Kung makita nyo sunod-sunod na yung surrender, even the SRC 5 dito sa Region Committee dito sa may bandang Talaingod ng Bukidnon area, nag-surrender na as a whole. Yung mga NPA collectors, as they say, the revolutionary tax collectors, nag-surrender na rin. Sa inaasang pagwawakas ng insurensiya sa Mindanao sa lalong madaling panahon, lalo pa ngayong pinaigting ng militar ang paglusaw sa mga nalalabi pang rebelde. Katunayan, mayroon pang isang natitirang kadre na pilit na itinatago ang kanyang sarili sa mata ng batas at pilit na itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Isa sa maituturing na mga pundasyon ng komunista ng komunismo sa bansa na nagpasiklab ng kaguluhan dito sa Mindanao, ang isa sa pinakamataas na leader ng CPP-NPA-NDF na matagal nang pinaghanap ng gobyerno. Siya ay walang iba kundi si Kabok. Hindi katulad ng iba mga kadre at matataas na leader ng CPP-NPA-NDF, si Menandro Villanueva o mas kilala bilang Kabok ay kalanmay hindi nakikita sa anumang panayam at demonstrasyon. Bigaya ni Ka-Oris na isang spokesperson ng kilusan at nag-oorganisa ng mga protesta di lamang sa Manila pati na rin sa Mindanao. Maging sa militar, palaisipan ang kanyang katauhan at kung ano ang kanyang itsura. Dahil sa matagal niyang pagtatago sa otoridad, maraming katanungan ang inihintay nilang mabigyang linaw sa kanyang pagkakakilanlan. Ano nga ba ang naiambag ng naturang rebelde sa kilusan? At ganun na lang ang pagnanais na madakip at mahuli siya ng pamahalaan. Magandang gabi, Pilipinas!